Kailan kaya ang Pilipinas magiging katulad nito? Yun ang every time na pupunta ako sa, pangari, sa ibang, sa Amerika, isa may makikita ka na sana ganito rin tayo no, sa Pilipinas. May mga ganong isip mo eh, na parang, hindi na ba talaga tayo maaayos? Kailan pa ba tayo, may pag-asa pa ba talaga tayo mga Pilipino na umayos? Hindi nyo man naisip yun? Thank you. Shout out sa lahat ng mga banateros dyan, ka Spencer at Jay Guevara. Oh, hello, hello. Hindi ah, yun nga eh. So sana lang itong video na nilabas o yung nilabas ni Maharlika kumalat. Ha? Sana po kumalat talaga. So kung gusto nyong panoorin, maganda yung pagkaano ni Jojo. Panoorin nyo kay Jojo, maganda. Sana kung meron kayong kakilalang pulis, sundalo, i-share nyo doon sa kanila. Kasi ako sana nga eh, sana lang, although, okay na rin. Pero sana gumawa na lang ng ano, sariling video si Cathy para siya lang. Kasi kitang-kita mo yung sincerity ng puso niya na totoo yung sinasabi niya, di ba? Na eto ako mismo naka-witness nung nangyari ganito. Kaya lang kasi, medyo kasi yung, ang problema ko kasi kay Maharlika, okay yung interview ni Maharlika kay Cathy ha, ang problema ko kasi kay Maharlika lang, ilang beses na po kasi siyang nasunog, ilang beses na po siyang, ang tingin kasi ng tao sa kanya, yung nasa labas ha, hindi yung mga kulto niya ha, yung mga kulto niya, syempre bilib na bilib sa kanya, gusto siyang gawing bayani, pero yung mga nasa labas, yung hindi kilala siya, natotoxican kay Maharlika. Marami na yung mga senador na kilala ko. Lajing, maraming salamat po ah, Lajing. Maraming salamat. Thank you sa pa-birthday. Yung mga kakilala kong mga politiko, ayaw nila manood kay Maharlika eh. Kasi kay Maharlika, lahat na lang kasalanan. May kasalanan. Happy birthday, Banabay. Too bad di ko kayo na-meet nung ano, andyan ako, sayang, sayang po. Thank you, Jackie. Ah. Hindi, marami po kasi natotoxican kay Maharlika, kaya tuloy hindi sila nanunood doon. Na ano na sila eh, na yung tenga nila, parang ano na, parang tanginang ingin tong babaeng to, lahat na lang, may kasalanan, ganito. Kaya tuloy hindi nakikinig doon sa kanya. Kaya ngayon, paulit-ulit, di ba yung issue niya, alam mo na galing lang sa alam mo yon sa hindi maganda, anong sabi hindi maganda, yung bang alam mong galing lang sa kasi may bitterness lang sa presidente kaya nagsasalita, alam mo yon, kaya tuloy yung mga tao instead na panoorin siya, hindi na siya pinanonood. Yun ang problema, di ba? Sana, although again ha, pakinggan niyo sinabi ko kanina, pinalakpakan ko si Maharlika. Pero again, siguro it would be better yung mga susunod na magsasalita. Yun, retaliation is the good right term na ano, retaliation na ni Maharlika. Sana sa susunod yung mga magsasalita, huwag kayong magsalita sa mga vloggers. Speak from your heart. Di ba? Huwag sa amin din. Huwag din sa Banateros. Magsalita kayo. Una nyo, subukan ninyong kontakin ng mainstream media. Doon kayo magsalita. Mag-testimony kayo ng solo. Kayo mismo, video nyo, ilabas nyo. Para walang kulay. Again, the purpose is makakumbinse ng mga non-political na tao. Naintindihan natin? Hindi ba pwede privilege speech? Ano? Sana yung ganyan. Sana sa SMNI, lumapit kayo. O di kaya, lumapit kayo sa isang senador. Sabihin ninyo, gusto nyo magsalita sa isang senador. Sa akin, pwede para may pangbayad. Wag, gago. Ikaw talaga, Jay. Wala, alam mo yun. Again, ha, hindi ho sa akin. Ha, hindi ho sa Banateros. Pero kasi, syempre kami, ang makikinig sa amin somehow, yung mga nasa side din ng Duterte. Di ba? Mas maganda,
magsalita siya, yung mga susunod pa ha. Hindi ko naman sinabing kasalanan pa ni Cathy, ha? Hindi, hindi, pinupuri ko nga si Cathy sa lakas ng loob niya, 'di ba? Maganda yung ginawa niya. Pero sana sa susunod pang may ibang magwi-witness, gawin niyo sa labas. Para pag kasi pag ipinasok niyo pa dito, hindi kayo pakikinggan ng iba. Mas maganda gawin niyo sa labas para pakinggan kayo ng iba. Nagagutuloy, sorry. Isa pa, alam mo, ito eh. Jean Sarigumba, salamat po, thank you. Naisip ko nga ito eh, ha? Naisip ko, kung hindi ba mag-deny si Florendo di umano na gumagamit daw, ibig bang sabihin nun, guilty siya? Sa tingin ko, oo. Sa tingin ko lang naman, ha? Oo. Kasi pag ikaw pinaratangan ka na ganito at hindi mo tinanggi, aba, may problema tayo dyan. Oh, kung hindi man niya itanggi, dali niya sa usgado, kasuhan niya si Miss Cathy. Di ba? Hindi, ha? Sa akin po, ha? Kung talagang Banat Bay, sana di na siya maging katulad ni Morales. Sana. Sana din. Sana rin, Miss Cathy, hindi ka magmukha ni katulad ni kay Morales na yung style ni Morales na tangina, fame whore. Yung pala gusto lang mag-vlog para kung... Ay. Sana lang, Miss Cathy, huwag kang tutulad kay Morales. Pangalawa, Miss Cathy, kung ako sa'yo, sana itong Florendo magdemanda. Kasi para mapatunayan ni Miss Cathy, 'di ba? Para lumabas yung issue. Para magkaalaman. Kasi kung iignorein lang siya, patay tayo, 'di ba? Ibig sabihin lang nun, inamin ni Florendo. Pero gaganoon na naman uli 'yan. Huwag niyong kakalimutan kasi 'to eh. Ito, huwag na huwag niyong kakalimutan, mga kababayan, ha? Ang mga Marcos, they are expert pagdating po sa bashing. Naintindihan natin? Ang mga Marcos nanalo, they were bashed since 1986. Wala pa po yung before the 1986. 1986 until 2016. Lahat ng klase ng pambabash tinanggap nila, nag-feeling kawawa sila, and they used it in their own advantage noong 2022. Yan ang totoo. So, expert sila dyan. So, ngayon, ina-apply ho nila yan. Kaya nga, putol-putol po kayo, edi itapon na lang ninyo yung mga cellphone ninyo kung ayaw nyo nang manood. Oo nga, ipagtsaga na lang natin. Pagtsaga na lang natin. Huwag na tayo magreklamo. Hindi naman nagreklamo, Banat Bay, sinasabi lang. Paano naging kawawa? Yun nga yung pinalalabas. Ano ba? Tanong ba seryoso? Ano tanong katangahan yan? Yan nga yung pinalalabas nila. 1986, nung wala nung sinipa sila hanggang 2016. Yan yung kanilang ginagawang racket, gimmick. Kawawa kami, inaapi kami, masamang tao kami, maawa kayo sa amin. Kaya sila nanalo. Diba? Nagigets nyo? Yun po yun. Ayun naman eh. Pasensya nyo na kung medyo... Alam mo naman, mainit ang ulo ko sa mga medyo slow motion eh. Ha? Naintindihan nyo? Kaya nga, ngayon expert sila dyan eh. Anong sinasabi nila? Pagka inaapi sila, wala lang. Pagka sinasabihan silang bangag, wala akong pakialam. Bakit? Immune na kami lahat eh. Handaan nyo, kaya feeling ko hindi magiging effective yun eh. Kasi tandaan ninyo, ha, 1986 hanggang 2016, kinakawawa sila ng tao di umano. Yan ang kanilang pinalalabas.
And yet, binoto sila. Mantakin mo lahat from the estate tax. Meron ano ha, may mga guilt nahatol sa kanilang hukuman. Anong nangyari doon? Hindi nyo ba naisip yon? Bakit tayo mga Pilipino bumoto ng isang guilting pamilya? Hindi nyo ba naisip yon? Guilty po ito ha. Hinatulan ng husgado at sinabi ng husgado, may mga tagong yaman kayo na hindi niya paipaliwanag kung saan galing. Ito po'y guilt. Guilty po sila dito ha. Hindi po ito chismis, haka-haka, pangbibintang. Guilty po ito ayon sa korte natin. Yun po ang sinasabi ng korte natin. And yet, ano sinabi nating mga Pilipino? Kawawa naman sila, inaapilang sila. Kawawa naman sila, pinagtutulungan lang sila. Ganun. Nagigets nyo? Ganun po sila kagaling. Ganun sila kagaling na mag-pretend na malinis sila at kawawa sila. Ano, intindihan nyo? Wantakin mo, binoto sila ng tao? Promise namin, susunod na kami kay Duterte. Well, kaya nga ngayon, sinasabi ng iba, magiging effective pa ba yan? Issue ng addict? I don't think so. Ang mga Pilipino, they don't care unless sila ang tamaan. Ulitin ko ha. Ganito ugali ng Pilipino. Wala kaming pakialam kung anong gawin nila sa personal nilang buhay. Ang pakialam namin pag kami na ang tinamaan. Wala kaming pakialam kung ang mga leaders namin babaero. Wala kaming pakialam kung ang leader namin adik bangag. Wala kaming pakialam kung ang politiko ay namumuno sa amin sugarol. Wala kaming pakialam kung namumuno sa amin demonyo. Ganyan ang Pilipino eh. Basta, may pakialam lang kami pag tinamaan na yung aming buhay. Basta pag tinamaan na yung ano mang magbe-benefit sa atin. Ganun ang mga Pilipino. Naintindihan natin? Kaya ganito tayo eh. Dahil pinababayaan natin. We do not care. Not me. Not us. Other people. They do not care. Anong pakialam nila kung adik ang presidente? Hindi ko sinabing adik ang presidente ah. Si Cathy nagsabi. Yung mga iba. Kami di yung ano lang. Pero galit na mga tao ngayon kasi sobrang hirap na. Sana. Hindi ako sana. Yun ang totoo. Sana galit na. Kasi hanggang kailan ba kayong mga nakikinig sa akin? Kasi dito may nakikinig daw ng mga non-political eh. May mga kumakausap sa akin. Binabati ako, sabi nila, "Uy, banat bay." Sabi ko, "Uy, alam mo ba hindi kami mahilig sa politika pero nakikinig kami sa iyo." Sabi, "Kasi nakakatawa ka eh." Ina, ginawa pa akong clown. Hindi, yun ang sasabi nila. Kasi nakakatawa ka, enjoy ka, tsaka yung mga kinikwento-kwento mo, mga ano yan, mga nakaka-relate kami dyan. Sabi sa akin, sabi ko, buti naman. Pero wala silang pakialam sa politika. Kaya sana yung mga nakikinig sa akin na mga kababayan natin na walang pakialam sa politika kasi nagsasawa na kayo. Kasi sa kanila, alam mo ba marami sa mga Pilipino, walang pakialam sa politika kasi feeling nila pare-pareho lang yung mga yan. Alam niyo ba yon? Marami sa mga Pilipino sasabi na wala naman yung iba, palang kaiba yan, pare-pareho lang yan. Pero bakit sila aktibo during the campaign? Number one, kasi may kita lang sila during the campaign. Number one yon. Pangalawa, dahil meron silang kamag-anak na tatakbo o may kaibigan silang tatakbo. Hindi yung totoo. Kaya nga, alam mo,
sa loob-loob ko lang, kailan kaya magigising ang mga Pilipino? Kailan? Kayo mga kababayan natin na nanonood dito, na hindi kayo mahilig sa politika, alam nyo ba ang dahilan kung bakit nyo kailangan ipaglaban ng bayan nyo? Hindi naman para sa inyo eh. Kailangan nyo ipaglaban ng bayan nyo para sa mga anak ninyo at sa mga anak na magiging anak ng anak ninyo. Kasi this is a generation. Sabi nga nila eh, you fight for your generation or you fight on your time, not because sa generation mo. Because you want the next generation to be a better generation. Etong tayo, ito yung henerasyon natin ngayon eh, yung mga matatanda na. Etong henerasyon natin ngayon, ito ay resulta lamang ng mga maling binoto nating nung mga nakaraang presidente. Hindi si Duterte. Si Duterte, sa totoo lang, siya lang ang umayos eh. Ito pa yung panahon nung binoto natin sila Gloria, sila Erap, si Aquino. Ito lang yun. Ito yung resulta lang nun. Kaya nga sana, next time, tayong mga nakikinig dito, ipaglaban natin yung susunod na henerasyon. Sana magkaroon tayo ng totoong mga leader na alam yun, ipaglalaban talaga yung bayan natin. Hindi lang puro talk shit. Bakit lobat? So, ito sandali. Yes, hindi ako na idol. Anong hindi ako na idol? Hindi, yun talagang ano eh. Sana lang po. Yun lang sa akin kasi kawawa naman tayo mga Pilipino. Hindi, bakit? Alam mo, ako ha, baka akala ninyo ha, ako natutuwa ako pag pumupunta ako sa ibang bansa. Natutuwa talaga ako. Kasi nakikita ko yung mga magagandang lugar. Di ba? Kaya lang, ano lang yun eh. Sabi ko nga, one month, pinakamatagal na, magtatagal ako sa bansang Japan. Makikita kong ganda-ganda. Tapos may isip ko talaga, kailan kaya ang Pilipinas magiging katulad nito? Yun ang every time nagpupunta ako sa, kawari, sa ibang, sa Amerika, minsan may makikita ka na sana ganito rin tayo no, sa Pilipinas. May mga ganong isip mo eh, na parang, hindi na ba talaga tayo maaayos? Kailan pa ba tayo, may pag-asa pa ba talaga tayo mga Pilipino na umayos? Hindi nyo man naisip yun? Kayo ba, masaya na kayo na dumitira lang kayo, nakatira kayo sa ibang bansa at yung bansa na tinitirahan nyo maganda? Tapos yung bansa na kung saan yun ang nationality mo, ganito kapangit? Okay ba kayo dun? Hindi ha, sa totoo lang po ha. Kasi kontento na ba kayo na ganito na lang forever ang bansa natin? Tanong lang naman po yun. Ha? Kasi na ako talaga, naaawa na ako eh. Kailan kaya tayo magkakaroon ng bansang honest ang mga leaders? Kailan kaya tayo magkakaroon ng bansang ang mga presidente natin, visionary? Banat bay? Kasama ba kayo ni Boss Dada pupunta sa USA? Depende kung ako lang ang magbabayad ng hotel namin, hindi. Kasi si Boss Randall, ako lang pinagbabayad ng Airbnb. Pambihirang yan, oh. Di ka klan, joke lang. Performance will start momentarily.